kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang araw po. Ang ating mong paksa ay hinggil sa ang Diyos po ba ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay siyang Diyos din ba ng kasulatan? Gaya po ng ating ginawa doon sa Katolisismo, ganoon din po ang ating gagawin pag-aaral hinggil po dito sa reliyon ng Iglesia ni Cristo. Tingnan po natin, yung po bang Diyos? Kasi meron din silang Diyos eh. Ang sabi nila, yung Diyos nila, yung Ama. Yung Ama, yung Diyos. Ito po bang Diyos ng Iglesia ni Cristo? Ito po ba yung nagturo na si Felix Manalo ay huling sugo? Yun po yung mga magiging tanong natin dyan. Ano pa po ba yung mga katanungan? Yung po bang Diyos ng Iglesia ni Cristo? Ito po ba yung nagturo sa kanila para magkaroon ng tinatawag na templo? Nag-utos po ba yung Diyos ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo para magtayo ng templo? At tingnan po natin yung comparison sa kasulatan, kung meron po ba utos ang Diyos ng kasulatan na nag-utos naman para magtayo ng templo. Yung po bang Diyos ng Iglesia ni Cristo, ito rin po ba yung nag-utos para magkaroon sila ng abuluyan tuwing pagkakatipon ng Huwebes at saka po ng Linggo? Ito rin po ba yung Diyos na nagturo ng pasalamatang pera? So ito po yung mga tanong na dapat masagot siyempre ng panig ng Iglesia ni Cristo. At ito pong channel na ito ay nakabukas doon sa bawat sekta o relihiyon na atin pong mababanggit narito po sa Pilipinas. Ayan. Bukas po itong channel na ito sa inyo pong mga magiging tugon doon sa lahat ng ating magiging katanungan. Pagpapalawak ng kaalaman hinggil po doon sa pag-aaral ng kasulatan. Lahat po tayo ay nag-aaral ng kasulatan. Ano, ministro, pastor, manggagawa, mga nag-aaral po yan. Pare-pareho ang kasulatan na ating pong binabasa, tinitingnan. Tingnan po natin. Kasi ho, ito ay pagsusuri. Para malaman natin kung alin ba yung sinasabi ng nasa kasulatan at saka yung opinyon o yung aral ng tao, sapagkat magiging walang kabuluhan lamang ang ating gagawin kung patuloy na aral at turo ng tao ang ating pangahawakan. Sa INC po, ang pangalan ng Diyos, kapag tinanong mo sa kanila kung ano ang pangalan, sinasabi nila na yung Ama. Sino yung Ama? Yung Diyos. Yun po ang paliwanag ng mga ministro. Kahit sino tanongin mo, mga ministro, miyembro. Tanging ang nasasabi nila ay yung pangalan ng Diyos ay Ama. Ayan. Sa kasulatan, merong binabanggit na pangalan. 3:13 ng Exodo. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ko sa iyo, ko sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? So pangalan ang binabanggit, ano? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga, hindi ho yung pangalan. Anak, 15. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos na ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinaka-alaala sa lahat ng mga lahi. Ano ang pangalan niyo? Tingnan natin nun dito sa The Scripture 2009.
Ang sabi niya dito sa 15, "And Elohim said Father to Moses, thus you are to say to the children of Israel, Yahweh Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Yitzhak, and the Elohim of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my remembrance to all generations." Ano yung pangalan? Ito yan, Yahweh. Ito ang wala sa Iglesia ni Cristo. Sa kanila, Ama, Diyos. Samantalang, meron palang personal name, mismo ang Diyos. Ano? Ayan. At ito ay para doon sa kapakanan ng marami na nagsusuri, gaya nga po ng sinasabi natin. Maikli lamang mo itong pag-aaral na ito, hindi katulad po ito ng reliyon na umaabot na ho kayo ng taon. O, para lang malaman nyo yung isang dapat malaman. Ito hindi ho. Minuto, pwede nyo nang malaman. O, yung mga hindi na ipaliliwanag ng mga reliyon, dito ho, makikita natin. Sandali-sandali lang ho. Siyempre, ang nakakaunawa nito yung may espiritu. Hindi naman siyempre maunawaan ito ng may laman. Ano? O nasa laman. Kasi, spiritual ho ito eh. O, hindi ho ito gawa ng laman. Na kahit na ito, ipabasa mo sa kanila, hindi naman nila maunawaan. Sapagkat, wala ng espiritu. So, ang makakaunawa nito, yung may espiritu. Hindi yung nasa laman. Ano? Ayan. Yan ho yung punto na pinaka unang-unang maibahagi natin. Ngayon, yung aking mga katanungan hindi doon sa yung bang Diyos ng Iglesia ni Cristo, yung ba yung nagturo, hingil pa doon sa pagiging sugo ni Felix Manalo. Ayan. Ang kasulatan po, pagdating doon sa pagiging sugo ni Felix Manalo, silent. Ano ibig sabihin? Eh, wala ho kayong mababasa eh. Ayun ang pagkakaiba. Ano? Ito, maliwanag. Kaya hindi natin siyempre, ang magdedepensa nito ay yung Iglesia ni Cristo. Sa kasulatan ay silent. O wala tayong mababasa. Ayan. Ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, ito po ba yung nagturo nung pasalamatang pera? Ayan. Sa kasulatan, silent. Bakit? Wala po tayong mababasa. Ayan. Maliwanag naman yung ating ginagawa pag-aaral. Ang Diyos po ba na Iglesia ni Cristo, ito po ba yung nagturo na ang abuluyan tuwing may pagtitipon? Ayan. Sa kasulatan, silent. Bakit po? Wala po tayong mababasa na iniutos nung unang siglo na tuwing may pagkakatipon ay merong abuluyan. Ayan, maliwanag po yan ha. Ayan. Yung po ba ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, ito po ba yung nagturo na magpatayo kayo ng kapilya? Sa kasulatan, silent. Bakit po? Wala pong iniutos yung Diyos ng kasulatan na magpatayo ng templo, kapilya, simbahan. Wala pong utos. So, madali lang. Ano? Ang tanong ulit natin, ang Diyos po ba ng Iglesia ni Cristo ay siyang Diyos din ba na kasulatan? Okay na sumagot? Tiyak, hindi. So, ibig sabihin, yung Diyos ng Iglesia ni Cristo ay hindi Diyos na kasulatan. O, sabi ko nga po ha, open sa pagsagot kung sino man, ministro man yan o anumang katungkulan yan sa Iglesia ni Cristo, open po kayong sumagot dyan sa ibaba. Pwede po kayong mag-comment dyan. Ano ka ba? Miyembro ka ba ng Iglesia ni Cristo? Miyembro ka ba ng o ikaw ba ay ministro? Ikaw ba ay manggagawa? Yan. Mag-comment lang kayo, open po kayo. At sasagutin natin batay sa kasulatan. Ano po? O konting kalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.